What's up mga kakinis? Ngayon, i-share ko nga sa inyo kung ano ang 6 fundamental of marksmanship. Kung paano ang tamang paghawak ng barrel. So sa mga hindi pa nakakaalam at sa gustong matuto, panoorin niyo po ang video na ito. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Ricky Omak at welcome to my YouTube channel. Isa po akong VIP bodyguard at isa rin po akong makabayan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos natin. Go, go, go! Yes, sir! Yes, sir! Una, ano ba yung unang fundamental of marksmanship? Ang una po ay stance. Kailangan nasa proper stance ka, magandang stance mo para ikaw ay hindi ma-outbalance. So, ano po yung unang stance na kailangan mong gawin? Yung tinatawag na isosceles stance. Ang isosceles stance po ay nakatayo ka ng pantay ang iyong paa na nakabuka. Tapos ang iyong kamay ay nakapantay din. Nakalakso ng ganon. Nakadiretso siya. Isosceles, so nakadiretso. Yung paa mo nakabuka. And then yung kamay mo nakadiretso ng ganon. And then nakabend ka ng konti. And then diretso ang tingin. Galing sa mata mo, didilat mo yung dalawang mata. Then nakatingin ka dun sa sight. Diretso sa target. Yun po ang tinatawag na isosceles stance. Para maganda ang putok at hindi ka ma-outbalance. Ano naman ang pangalawa? Pangalawa ay yung tinatawag na waver. Ang waver stance ay na-develop ni American Jack Waver. Instead of facing the target, naka-waver siya. It means na waver, yung isa strong hand mo is naka-diretso, hand is naka-bend ng konti. Yung stance mo, yung paa mo, nakahakbang yung isang paa mo sa weak side. Then yung strong side mo is nakabuka ng konti. So parang semi 45 degrees ang datingan niya. Yan ang waver stance na na-develop ng isang American na si Jack Waver. Maganda ang stance, hindi ma-outbalance, at maganda ang pagputok. Pangalawang fundamental of marksmanship, paano ang tamang pag-grip. Yun ang pangalawa. Ang grip ay mayroong tamang paghawak kung paano ang tamang pag-grip ng barrel. Una, kailangan hawakan mo ito ng dalawang kamay para mayroong standard, stability, and accuracy. Ito yung strong hand mo, ito yung nakahawak sa barrel, ito yung weak hand mo dito sa ibabaw ng strong hand mo. And then, yung strong thumb mo, strong hand thumb, ay nakaibabaw yan doon sa weak hand thumb mo. And then yung strong hand thumb, dito yan sa may safety nakaipit. If ever na pumutok ka, hindi siya ma-accidentally na malak mo. So, nakaipit yan pababa. Ganyan ang itsura niya. And then, yung tinatawag na kung paano ka mag-press ng trigger, mayroong tinatawag na slacks. Lalo na dito sa mga 1911 na 45. So, bago mo i-press yung trigger, mayroon niyang tinatawag na slacks. Yung slacks na yon, pag pinirest mo siya ng ganyan, mayroong gumagalaw na maikli. Pain mo muna yung slacks. Saka mo siya i-press yung trigger. Ang tamang paghawak ng trigger, ang tamang pagkalabit, is yung may tinatawag na pivot. Yung pivot na tinatawag is yung tip. Pinakadulo nung hintuturo mo, yun lang yung ilalagay mo doon sa mismong trigger. Hindi yung nakalagpas na ganon. Yun lang ilalagay mo doon sa trigger. Get the slack and then fire. Pangatlo is correct use of sight alignment. Una, tamang sight alignment. Ang tamang sight alignment ay una, titingnan mo muna yung front sight and then rear sight. Yun ang tinuturo nun. Pero sa iba, ang tinuturo naman is target, front sight, and then rear sight. And then yung pangalawa, yun nga yung target, and then pangalawa, yung front sight, and then the last is yung rear sight. Yun ang tinatawag na correct sight of alignment. Ang pangapat naman is yung fret control. Fret control, bago ka pumutok,
siyempre lalo na sa mga baguhan, kinakabahan ka. Papasok ka pala ng pinto ng firing range, kumakabog-kabog na ang puso mo. Tumadaan din ako dyan dahil nung baguhan ako, ganun din ako. Kung nandun ka na sa firing range, mag-inhale and exhale ka para mabawasan yung kaba mo. Bago ka pumutok, hawak mo yung baril mo. Mag-inhale and exhale ka muna. Ready to fire ka na, inhale. Hold your breath and then, pang, putok ka na. So, yun ang tamang paggamit ng rate control. Panglima, trigger control is tinatawag na remove slacks. Yung kakapain mo yung slack niya. Pag nakapa mo na yung slack niya, apply initial pressure. Kunting pressure lang ang i-apply mo and then saka mo i-press ng malakas yung trigger pag ready ka na sa target mo. Gumagamit tayo yung sinasabi ko kanina, yung pivoting. Yung tip nung hinuturo nyo, get the slack and then apply initial pressure sa trigger and then fire. So mga hindi pa nakakaalam ng gun safety, mayroon tayong suggested link sa taas at i-check nyo ang 4 cardinal rules of gun safety. At panghuli ay yung follow-through. Ang follow-through ay yung tinatawag na sunod-sunod na putok. Pak, 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 pak. Yung tinatawag na double tap. Pag tingin mo sa target mo na nakatama ka na, so pwede mo na itong i-follow-through. Pak, 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 pak. So, yun ang tinatawag na follow-through. Pag kita mo na naka-alpha ka, pwede mo na itong i-follow-through para sunod-sunod ang tama mo is alpha. Hindi naman po ako ganong kagaling bumaril at hindi rin ako expert sa baril. Pero ito ay ayon sa aking mga research at sa aking mga pinag-aaralan. So, yun lang po mga kakinis at sana nagkaroon po kayo ng idea at may natutunan po kayo sa aking vlog na ito. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kakinis na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Mahal na mahal ko po kayo. At yun lang po, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-hit niyo na rin ang notification bell para notify ka sa mga upcoming upload videos natin. Go, go, go! Yes, yes sir!